Magandang araw guys, welcome to my channel. Guys, meron akong gagawin ngayon na TV TCL. Bali ito ay 32 inches. Okay, check natin yung model. Okay, ito guys yung model, LED32D2910. Ito ay ordinary TV lang siya. Okay. Okay guys, testingin natin, ipa-plug in ko. Ayan, naka-plug in na guys. Ayan, may standby naman siya. Okay. Power on ko. Okay, nag-power on naman siya. Ayan guys, lumabas yung logo. Ulitin natin. Ayan, plug ko ulit para makita natin yung logo. Ayan, naka-standby siya. Ayan guys, oh, lumabas yung TCL, oh, yung logo niya, TCL. Okay? Okay guys, nabuksan ko na. So bali ito yung board niya. Ayan. So ito yung supply ng backlight. Ayan. Then ito yung T-con. Ito yung standby light. Okay, so ipa-plugin ko guys, titingnan ulit natin. Ayan, may ilaw siya. Okay, power on ko. So ayan na guys. Okay, so wala pa rin guys na backlight, oh. Hindi gumagana yung backlight. Okay, so check natin itong supply ng backlight. Ito, check natin itong supply. Okay guys, ito na yung ikakabit ko na backlight inverter. Okay, so i-assemble ko na lang. Okay guys, so ito na yung backlight inverter saka yung relay. So bali kakabit ko na lang dito siya sa supply. Okay. So ito guys, ito yung supply dito sa inverter, kaso yung line to dumaan ng relay. So susupply natin ito ng 12 volts. Yung supply niya sa backlight, ito na guys, nai-tap ko na rin siya. Ayan, ayan. So bali, yung negative connected sa ground. Ground ito guys. Lang. So kukuha tayo ng supply ng 12 volts dito sa EBDS. Ayan, dito. Okay, so dito tayo kukuha.
Maglalagay tayo ng wire. Okay guys, nakabit ko na yung inverter backlight. Okay. So, negative, positive. Punta dito sa LVDS 12 volt supply. Then, yung AC input, kumuha ko din sa input ng output board. Dumaan siya ng relay. Okay. Okay guys, try na natin. Okay, pa-plug in ko. Okay. Ayan guys, wala pa siyang backlight kasi hindi pa natin pinapower on. O, papower on natin. Ayan guys, lumabas yung backlight. Ayan, may backlight na siya. Okay. Check natin kung ilang voltahe yung backlight nito. ...85.8 ang supply sa backlight. Okay, so check natin ang display. So ayan na guys, oh. No signals. So lagyan natin guys ng signal. Ayan. Meron na siya, oh. Kaso meron ng damage yung panel. Nakita mo yung guhit, oh. Meron na siyang guhit. Ay, hindi na natin matatanggal yan kasi damage na yan ng panel. Pero okay na guys yung backlight niya. Subukan ulit natin guys. Pa-plug in to. Ayan, naka-standby siya. So, hindi pa gumagana yung backlight. Pag may supply na dito, magkakaroon ito ng supply, magkakaroon sa yung relay, gagana ito. Okay. Power on ko. Ayan. Gumana yung backlight. Okay. So, ayan na guys.
Bali, tatakpan ko lang muna to, guys. So yan na guys yung ating ginawa. Okay guys, so na-fix na natin yung TV. So, bali pa final check na lang natin. Okay guys, ipa-plug in ko. So, ayan guys, naka-standby light siya. Okay, power on natin. Ayan. Okay. So ayan guys, mayroon na siyang display, may backlight na siya. So ayan. So bali guys, ang ginawa natin dito, nag-install tayo ng panibagong backlight inverter kasi nasira na yung backlight driver IC niya. So hindi na ako nagpalit, nagkabit na lang ng nag-install na lang ako ng panibagong backlight. Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood. At kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe. God bless. Bye-bye.